maraming bungang mapipitas. Yan ang unang hangarin ng mga magsasaka upang magkaroon ng malaki at sapat na kita na magagamit sa pang-araw-araw. Tara at samahan niyo ako dito sa aming farm, sa Uchiha Farm, at aking ituturo ang tamang pag-aabuno gamit ang agricultural salt at 2100 na abuno. Malaki talaga ang naitulong ng pag-aabuno gamit ang agricultural salt at saka ammonium sulfate. Dati wala ka talagang maasahan sa niyog. Ngayon nag-i-increase siya mula 60% nung first application ko. After a year, nag-increase ng 60%. And second year, nag-increase up to 100%. About sa farm inputs naman, maliit lang naman ang gastos. Kasi yung agricultural salt, binibigay lang sa amin ng gobyerno na mula sa PCA. At saka yung ammonium sulfate, mura lang naman yon. Saka 2100 yung ammonium sulfate. Hindi naman kailangan na mataas yung nitrogen para sa mga niyog. Tama lang yung 2100. Kasi in-experience namin yan before na gumagamit kami ng urea. Mahina yung kapit ng bunga. Minsan nalalaglag. Sa pag-a-apply naman ng abono, guys, to ang ating tandaan. Mula mismo sa base ng puno, mga distansya ng kalahating metro, maghukay tayo ng may lalim na 4 inches ang lalim para hindi po ma-wash out yung inilagay natin na abono pag darating ang malakas na ulan. Maghukay tayo ng mga 3 butas at dun sa gitna, lagyan natin ng 4 na puno na lata ng sardinas at saka yung sa tagiliran, lagyan natin ng tigda 2. Bali, 8 puno ng lata ng sardinas na mix na na abono ang ilagay natin per 3. Bali, equivalent na yan ng 1 kilo at kalahati. Inuulit natin ang procedure every 6 months or twice a year po. After 6 months lang po, makikita po natin ang resulta. Yung kulay ng dahon ay magto-turn into dark green. Yan po ay indikasyon na healthy na po yung ating tanim na niyog. Bilang magsasaka, kailangan natin ng malawak na isipan upang isapuso at ipamahagi ang ating kaalaman. Ito po ang inyong kaibigang magsasaka, Jujie Kuchia. God bless and thank you.